Sabi ni Pastor Ramay, hindi ka na, alis na tayo. Alis na tayo. Tinatawag niya yung isa, nagulat siya, hindi niya pala pwedeng tawagin yun, hindi naman pala namin kasama yun, kasi ribulto yun, nakatingin sa kanya. Tawa siya. Hindi ka pala kasama, ribulto ka pala. Sabi niya, ganun. So, sa basang Pilipinas, at maging sa ibang bansa, maraming Diyos. Sa China, si Buddha, Diyos. Sa Pilipinas, si Buddha, Alcantara. Sa India, ang mga baka, Diyos. Sa Pilipinas, Karne Norte. So maraming Diyos sa iba't ibang panig ng daigdig, but there is only one God and has three divine distinct personalities. The Father, the Son, and the Holy Spirit. And these three are one. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Huwag kayong magkamali, ha? Kayong magkamali na kayo ay dumalangin at sumamba kung kanin-kaninong Diyos. Iisa lang ang Diyos na binubuo ng Ama, Anak, at Banal na Espiritu. Pray to the Father in Jesus' name through the power of the Holy Spirit. Huwag na kayong manalangin pa kung kanin-kanino, hindi sila ang Diyos. There is only one God, but has three divine distinct personalities, the Father, the Son, and the Holy Spirit. And these three are one. Amen. These three are one. 1 John 5:7, these three are one. 1 John 5:7 says, these three are one. King James Version at Matthew 28:19. Listen na lang po ninyo. 1 John 5:7 says, King James Version, these three are one. Matthew 28:19 says, in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Matthew 28:19. Okay? Through Him all things were made. Without Him nothing was made that has been made. In Him was life, and that life was the light of men. Okay? So kay Jesus nagmumula ang buhay. Kanino galing ang buhay natin? Kay Jesus. Si Jesus ang bibigay ng buhay natin. Ginamit yung nanay at tatay natin, lumabas tayong guwapo. Amen? Tingnan mga katabi mo. Lumabas na maganda tayo. Amen? Tingnan, yes. Pag-arap mo sa salamin, huwag kang magalit sa salamin. Sapagat ang salamin ay pinapakita ng kung ano ang tunay mong mukha. Huwag mo siyang kagalitan. Trabaho lang ng salamin na ipakita kung ano yung mukha mo. Kaya kung hindi mo gusto yung nakikita mo sa salamin, sa mirror, huwag mo siyang kagalitan. Sapagkat ipinapakita lang niya kung ano ang tunay mong mukha. Amen? And we must be proud that we were created in the image and likeness of God. Nilikha tayo ayon sa wagis ng ating Panginoon. Amen po ba? At ang sabi ng Biblia, no, pinilikha tayo ng Diyos, fearfully and wonderfully made. Alam mo ba na tayo mga obra maestra ng Diyos? Yeah. Tayo ay mga obra maestra ng Diyos. Sino ba yung, ano ba yung mga obra maestra ni Leonardo da Vinci? Ano apelido ni Leonardo da Vinci? Ano apelido niya? Wala siyang apelido. Leonardo ang pangalan niya. Yung da Vinci, doon siya nagmula sa lugar na yun. Leonardo da Vinci. Amen po ba? No. Si Leonardo da Vinci, papaba pinag-aralan niya, pero matalinong tao. Ay yung Da Vinci Code, iba yun, kay Satan yun, kay Dan Brown. Kay Satan yun. Hindi totoo yun. Si Mona Lisa, nilikha ni Leonardo Da Vinci. Yung Last Supper, nilikha yun ni Leonardo Da Vinci. Pabigyan ko lang kayo ng konting ano, history, ha? Saan nagmula yung mukha ni Jesus na ating sinasamba? Yung mukha ni Jesus, na long hair, magandang lalaki, na nakikita natin palagi na kagayan. Saan nagmula yun? Yun ay drawing ni Leonardo da Vinci sa Last Supper. Kaya yung sinasamba mong Jesus, hindi yan ang mukha ni Jesus, mukha yan ng drawing ni Leonardo da Vinci. I-google mo. Google mo. Yan. E kinig pa ho ba tayo? Alam mo ba? For your information, alam mo ba yung mukha ni Jesus at saka yung mukha ni Judas eh, isang tao lang yun. I-google mo. Hindi mo alam ha. Sambangan ng sambas sa Diyos na kamukha ni Kristo. Akala mo, mukha talaga ni Kristo yan. Hindi mo alam, drawing yung lang yan ni Leonardo da Vinci. Yung mukha ni Kristo sa Last Supper at saka yung mukha ni Judas sa Last Supper, isang tao lang yun. Oo, dinag-isip ka. Kasi puro ka kasi Facebook eh. Puro ka kasi Instagram, Tumblr, Twitter, kung ano-ano mga sinesearch mo dyan. Bakit hindi ito ang search mo at pakaranan mo ito? Amen? Amen. Iyan ang turo ni Professor Arcaridio. Amen. Palakpakan natin ang Lord.
Amen. So si Jesus ang nagbibigay ng buhay, kanya nagmumula ang buhay. At ano sabi ng John chapter 10 verse 10, basahin natin, isa sa mga paborito kong verse, ang magnanakaw ay naparito lamang para magnakaw, magbasa at pamatay. Pero naparito si Jesus para magbigay ng buhay at kasaganaan ng buhay. Sino rito ang may buhay? Amen. Pero alam mo ba na nais ng Diyos na maranasan mo ang fullness, that our life in its fullest. Nakuha ninyo, nais ng Diyos na habang nabubuhay sa mundong ibabaw na ito, maranasan mo, no, yung ganap na buhay at kasaya-sayang buhay. Hindi lang nais ng Diyos na mabuhay ka sa mundong ibabaw na ito, nais ng Diyos maranasan mo ang ganap at kasaya-sayang buhay. Okay, at iyan ang nagbibigay niya, wala iba kung hindi si Kristo Jesus lamang. He is the author of life. Anong life yun? Anong life yun? Number one, meaningful life. Life with purpose and destiny. Makahulugang buhay. Binibigyan tayo ng Diyos ng makabuluhang buhay. Hindi walang kabuluhang buhay. Hindi tayo binibigyan ng Diyos ng walang kabuluhang buhay o mga patapong buhay, mga pasaway na buhay. Binibigyan tayo ng Diyos ng makahulugang buhay. Meaningful life. Di ba napakasarap na patay ka na, pero yung buhay mo ay pinag-aaralan pa. Ang buhay mo ay napakaganda pang halimbawa. Patay ka na pero yung buhay mo ay tumataginting pa. Keep on ringing. No? Ay, patay na sa ganito pero nakaka-bless ang taong yan. Napakabait niya. Napakapagbigay niya. Walang bisyo yan. Hindi yan sugarol. Hindi yan manginginom. Hindi yan bakla, hindi yan tongpo, hindi yan lalakero, hindi yan babaero. Nakaka-bless ang taong yan. Hindi yan nagbumura, hindi yan namukodigo. Nakaka-bless ang taong yan. Hindi yan palasagot. Palasagot yan sa church, sa church, totoo. Lagi yan nag-amen. At sa school, palasagot din yan. Best in class participation yan. Pero sa mga magulang, sa mga nakatatanda, hindi yan yung panasagot. Nakaka-bless ang taong yan. Napakabait na taong yan. No? Amen po ba? Patay na siya, pero nakaka-bless ang buhay niya. Amen! Makahulugang buhay. Meaningful life. Buhay na may purpose. Alam niyo ba kung bakit kayo nabubuhay sa mundong ibabaw na ito? Do you know where you're going to? Do you like the things that life is showing you? Where are you going to? Do you know? Ang buhay mo ba ay may purpose? Ang buhay mo ba ay may destiny? Alam mo, ang bangka, mayroong port area. At baka mga barko, may port area ang babagsakan. Ang aeroplano, may airport yan. Ang mga train, may station yan. Ang mga bus, may terminal. Ikaw, alam mo ba kung saan ka patungo? Alam mo ba ang buhay kung bakit ka, ano ba ang purpose, bakit ka nabubuhay sa mundong ibabaw na ito? Nanginginig pa mo ba tayo? Amen po ba? Palakpakan natin si Lord saglit. Meaningful life. Life with purpose. And life with destiny. I have a destiny, I know I shall fulfill. I have a destiny. Pero ang buhay natin may meaning. Makabuluhan, makahulugan ang ating buhay. Ang ating buhay ay may purpose, may destiny. May iba, kaya sira-sira, whatever will be, will be. Ano bang pangarap mo sa buhay mo? Bahala na. Bahala na. Hindi ganun.
ang buhang Diyos po, si Jesus po, ay nagbibigay ng makahulugang buhay. Alive with purpose and alive with destiny. Amen. Palakpakan natin si Lord. Number two, colorful life. Colorful. Have you seen a rainbow? Nakakita na ba kayo ng bahagaring? Di ba ang ganda, ang daming kulay? Kahit na isang kulay lang, kahit na isang kulay lang, pag matingkad ng kulay, di ba ang sarap tingnan? Pag patay na kulay, wala. Jesus is giving us colorful life. Wow! Makulay na buhay. Tinan nyo ba yung buhay ninyo? Ang katabi ninyo? Tinan nyo ba? May buhay pa kung mag-mig. Colorful ba yan? Maningning ba talaga yan? Tinan nyo? Maningning ba talaga yan? Colorful. And ibig sabihin ng colorful life, vibrant. Vibrant. Ano ba yung vibrant? Siguro alam niyo naman yung vibrate. Kasi yung cellphone ninyo nagpa-vibrate yan. Ayaw ninyong patayin. Turn off your cellphone. Huwag na, i-vibrate lang natin, i-silent lang natin. Vibrant. Gumagalaw, kumikilos. Active. Active, aktibo. Nagpa-participate. Amen? Di ba tuwang-tuwa yung mga guru kapag yung mga estudyante active? Di ba? Nagpa-participate. Tama? Di ba tuwang-tuwa ang Diyos kapag kayo ay nag-aamin kayo? Pag nag-aawit ka, tumaawit ka, sumasayaw kayo sa Panginoon, nagtataas kayo ng kamay sa Panginoon, hindi pinapalod mo lang. Di ba? Vibrant. Active. Participating. Colorful. Maningning, makulay. No? Active. Vibrant. No? Participating. Amen. Ito ang mga buhay na ito ang binibigay ni Jesus. Number three, happy life. Happy life. Full of smile and love always. Tinama yung katabi mo, bakit nakasama mo? Nahamiwi. Full of smile, full of love always. Bakit ka ba laging nakakiti? Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may saya sa puso. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may ngiti sa labi. Amen po ba? Happy life. Yan ang ibinibigay ni Jesus. Isang buhay na makulay, isang buhay na may kahulugan, isang buhay na napakasaya. Amen. Gusto ko kasi, happy ka. Amen. Number four, joyful life. No? Ano yung happy? Masaya. Yung joyful, maligaya. Amen. Maligaya. Ano ba kakaiban ng masaya sa maligaya? Yung wordings, di ba? Masaya, M-A-S-A-Y-A. Masaya, maligaya, M-L-A-M-A-L-I-G-A-Y-A. Amen po ba? Yan. Masaya. Inward joy despite of circumstances. Inward joy despite of circumstances. Di ba? Merong kagalakan, merong kaligayahan, merong kasiyahan sa kabila ng mga pangyayari. Diba parang si Job? Isang araw lang, ha? Isang araw lang. Tumakbo si Job, yung alipin ni Job sa kanya. Yung mga alaga po ninyo, namatay. Yung mga alipin po ninyo, namatay. Ako na lang po ang natira. Sampung anak ninyo, patay na. Walang natira. Waay gid. Bisan bagang waay. Puro tanan. Naubos lahat. Sampung anak ninyo, patay na. Nakikinig pa po ba tayo? Anong sabi ni Job? Naked came I from my mother's womb. Naked will I go home. Nakikinig pa po ba tayo?
Pumutong ba ako ng pinanganak? Pumutong ba din ako pabalik sa Diyos? Purihin ang pangalan ng Panginoon. Joyful night. Bakit ka malungkot? Kakaedad na ako, wala pang pasitahan. Wala kasi akong anak eh, kaya malungkot ako. Nahihiling mo ba tayo? Joyful life, inward joy, pakisabi inward. Yan. Pagloob na kagalakan sa kabila ng anumang kalagayan. Damdamin may nasasaktan, hindi pa rin ito makahanda. Amen. Sa pagbibigay natin ng papuri sa ating Panginoon. Yung iba, umaatid lang dahil may problema. Yung iba naman, hindi naatid kasi wala ng problema. Yung iba naman, pag may problema, hindi aatid. Hindi ganun. Tayo ay binibigyan ni Jesus ng maligayang buhay. Inward joy despite all circumstances. Psalm 16 verse 11, sabi ko rin that verse. You make known to me the path of life. Pinakita mo sa akin ang daan ng buhay. May daan ng buhay, pero dating daan, wala yun. Imbento lang yun ng bigotilyo. Pero ang daan ng buhay nasa Bible. You will fill me with joy in your presence. You will fill me with joy in your presence. With eternal pressures at your right hand. Hindi ako makatulog one night. Bumaba ako, kinuha ko yung gitara. Yung gitara nasa baba, nasa stand, nasa taas ako. No? Tapos, hindi ko malaman kung paano buksan yung stand para makuha ko yung gitara. Kinuha ko yung gitara, nalungkot ako, kulang ng string. Sabi ko, yung gumamit ito, hindi man lang pinilitan ng string. Hindi man lang nililinis, gamit lang ng gamit. Tinala ko sa taas. Matagal na akong hindi nagigitara. No? Dati akong gitarista ng church. Dati rin akong rakista. Before I became a guitarist of the church, no, naging rakista muna ako. Tagal na ako hindi humahawak ng gitara. Pero hinawakan ko yung gitara. Kumanta ako. Nakikinig ko ko tayo. Kinanta ko yung dakilang katapatan. Alam mo, pinuno ako ng presensya ng Diyos. Psh! Alam mo, mabulbul ako ng mabulbul, umiyak ako ng umiyak. Sabi ko, napakasarap talagang magpuri sa Diyos. Napakasarap talagang sumamba sa Diyos. At naalala ko ang maraming backslider na ngayon ay hindi na umaatid at hindi na nakakasampag na nakapagpuri sa Diyos. At mas lalo kong naalala yung mga dating nasa praise and worship ministry na mga naglilingkod sa Diyos na pinagpalit ang pag-awit, pagsayaw at pagtugtog sa Panginoon sa napakaraming bagay. At ang sabi ko, Lord, kaawaan niyo po sila, kalamitin niyo silang huli sapagkat in your presence there is fullness of joy. Sa iyong piling ay naroon ang tunay na kagalakan. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. You make known to me the path of life. You will fill me with joy in your presence, with eternal pleasures at your right hand. Alam mo, inabot ko si Ninoy eh. Kayo hindi nyo na inabot si Ninoy. Maraming kabataan yan hindi na inabot si Ninoy. Kaya dapat, pinapanood nyo ngayon ang mga palabas patungkol kay Ninoy. At is one day, one night, pinanood ko uli yung palabas patungkol kay Ninoy. Alam nyo bang si Ninoy ay na-born again? Yes. Bagamat hindi pa siya lumaling, pero si Ninoy ay na-born again. Sapagkat sa loob ng bilangguan, nakapagbasa siya ng isang aklat na ang pamagat ay born again. At sa loob ng bilangguan, binasa niya ito. Kaya pagdating niya ng Amerika, in-interview siya ni Pat Robertson ng 700 Club.
At sinabi niya kung paano siyang na-born again sa loob ng binangkuhan. Anong sabi ni Ninoy bago siya namatay, Mr. Marcos? Hindi ko na kailangan pa ang maging presidente ng Pilipinas. Sapagkat kung hindi siya naharangan, si Ninoy talaga ang presidente ng, sumunod na presidente ng Pilipinas. So mga minamahal, bumalik si Ninoy ng Pilipinas, pero hindi na niya hinangad pa ang maging presidente pa ng Pilipinas. Isa na lang ang angarin niya, paalisin si Marcos sa kanyang diktatoryang pwesto. Kikinig pa ba tayo? At anong sabing ganoon ni Ninoy, maging Gregorio Aquino? Maraming hinahangad si Ninoy. Napakamurang gulang pala ay government official na. Napakamurang gulang pala ang senador na. Grabe kong magsalita. Napakatalinong tao. Napakatapang. Naghangad sa kay, coordination, hindi gumain. Napakatapang na tao. Maganda na ang buhay nila sa Boston, Massachusetts. Bumalik pa ng Pilipinas para lang paalis si Marcos sa kanyang diktatur niyang pwesto. Paano niya pinaalis si Marcos? Buhay niya binigay niya doon sa may tarma sa airport. Hanggang ngayon, case ng close. Hindi alam kung sino pumatay sa kanya. Basta ang narinig nila ay, pusila, pusila! Isang waray na salita. Barilin, barilin! Pusila, pusila! Pero hindi na nakita sa agad kung sino pumatay sa kanya. Ang nakita na lang, bagsak siya sa tarang. Eh, pero ito napakagandang sinabi ni Warren na kanininoy. Hindi nakamit ni Ninoy ang kanyang magagandang pangarap sa mundong ibabaw na ito. Pero doon sa loob ng bilangguan, nung siya ay nakakulong doon ng mahabang panahon, may nakapagbigay sa kanya ng libro ng pamagatay born again. Binasa niya ito at doon siya na born again. Doon niya tinanggap si Christ bilang Lord and Savior ng kanyang buhay. Hindi niya nakamit ang maraming bagay sa mundong ibabaw nito ang kanyang mga pangarap. Pero ang maganda, napalapit siya sa Diyos. Ito ang pinakamahalaga sa lahat, ang mapalapit ka sa Diyos. Alin mo ang yaman ng mundo kung ang kaluluwa mo naman ay pupunta sa impyerno? Alin mo ang diploma, ang certificate? Alin mo ang medals and trophies? Itong lahat ay mahalaga. In fact, sinasabi ko sa mga anak ko, kunin niyo ang pinakamataas. Nung si J.I. ay nag-aaral ng bata pa siya, first honor palagi. Totoo, hindi po biruan yun. At yung dalawang anak ko, si Joseph, si Joseph ay nag-uwi palagi ng karangalan. Alam niya. Mahalaga lang ang lahat ng iyan sa mundong ibabaw na ito. Pero pagdating mo ng langit, hindi mo na madadala yan. Kaya ang pinakamahalaga sa mundong ibabaw na ito ay ang mamalapit sa Diyos. Amen? Amen po ba? At anong number yun, Sister Elms? Yeah. Anong number yun? Yeah. Sige, satisfied life. Hindi, hindi bago yung satisfied life. Yung isa pa kanina. Isa pa. Yeah. Joyful life. Maligaya ang buhay. Despite inward joy, despite of circumstances. Circumstances. Yeah. Gusto ko rito sa may slide, mga magaganda ha. Yung guwapo, doon na lang ha. Doon na lang. Doon yung guwapo na tayo ang buho ha. Doon na lang ha. Para may mga nag-aasikaso. Di ba? Pwede naman yan, di ba? Dito yung mga gaganda, dun yung guwapo na tumatayo yung buhok para nag-aasikaso lang, ha?
And number five. Pinaniwala naman, maganda siya. Kain ka mamaya. Number five, satisfied life. Alam mo, marami lungkot na lungkot sila dahil hindi sila naka-experience Z. Lungkot sila, wala silang iPhone 5, wala silang Galaxy S4, hindi sila naka-Mercedes, hindi sila naka-BMW. Lungkot na lungkot ang marami kasi wala sa kanila yung mga latest model na kasuod ng mga electronic gadgets na latest model. Pero alam niyo ho ba, si Pablo mo ay naranasan ang satisfied life. Ano yung satisfied life? Contento sa buhay na ito. Pag tinanong mo si Pablo, may kulang ka ba? Wala! Walang kulang sa iyo, wala. Dahil kapag nasa iyo na si Kristo, wala kang kulang. Amen? Amen. You are satisfied in life. Ako nagpasalamat ako sa Diyos ngayon, no? Yung BlackBerry ko, gamit ni J.I. Yung iPhone ko, nagamit ni Joshua. Gamit ko ngayon, experience. Pero, hindi na nakakapagbigay ng kaligayahan sa atin. Eh, yung hawak kong cellphone noon, 3210, okay na ako rin eh. Nakakatawag, nakakatext naman yun eh. Eh, makuha yung mga tao pag hawak mo 3210 para ang tingin sa'yo, baba mo. Parang baka pag hindi ka nakasakay sa magandang sasakyan, parang ang baba mo. Kami na mahal. Alam mo, kapag na kay Kristo ka, you have a satisfied life. Amen? Wala ka na kahinapin pa kontento ang buhay. Amen? Kaya nakakaawa ang maraming Kristiyano, nakakaawa ang maraming naglilingkod kay Kristo. Naghahanap pa sila ng kung ano-ano, akala na may kulang sila. Wala tayong kulang. Kaya si Pablo, hindi na nakapag-asawa yan eh. Totoo.